nito sa lungat sa haspin ng ating kahoy. Nang sa ganun pumasok yung ating masilya sa maliliit na butas o betas ng ating solid na kahoy. Ipapahid natin ito ng hanggang 2 mano at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat mano nito. Magandang araw sa inyo mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ito na yung karugtong ng nakaraan nating video na kung saan nilagyan natin yung ating pintuan ng masilya at oil wood stain. Para sa part 1 at part 2 ng ating step by step video, ilalagay ko yung link sa description box sa ibaba para madali nyo masundan ang bawat step ng ating video na to. Makalipas yung 24 hours, tuyo na yung ating oil wood stain. So ngayong araw ang gagawin natin, maglalagay naman tayo ng ating lacquer sandy sealer. Maglalagay tayo ng sealer hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Gagamitan natin ito ng number 240 papel delia o sandpaper bago tayo muli magpatong ng ating sealer. Para naman sa ating sealer, ang ratio natin dito ay 70-30. 70% ng ating lacquer sandy sealer, 30% ng ating acrylic thinner. Halimbawa, sa isang litrong lacquer sandy sealer, ahaluan natin ito ng 1/4 liter ng ating acrylic thinner at maaari na natin itong i-spray. Para sa kapinta natin na nagtatanong, nais daw niyang malaman kung anong mga materials at anong mga procedure daw ba ang maaari natin gamitin para dito sa ating mga mahoganing kahoy. Para po sa ating mahoganing kahoy, maaari din po ang ganitong procedure at ang mga materials na ginamit natin dito. Depende na lang po sa inyo kung anong kulay ang nais nyong magingyari sa inyong kahoy o sa inyong ginagawa. Marapat lamang po na bisitahin nyo itong ating video ito para madali nyong masundan ang paggagayak nitong ating mahogany. Maaari ba tayong magbule kahit wala tayong gamit na lacquer flow? Yes kapinta, maaari po tayong magbule kahit wala po tayong gamit na lacquer flow. Basta siguraduhin nyo lamang po ang gamit nyong lacquer na thinner ay acrylic thinner. Ang paggamit po ng lacquer flow ay kapag ka malamig lang ang panahon o maulan-ulan. Tandaan kapinta, ang paggamit ng sobrang lacquer flow sa ating ginagawa, nakakasama sa ating lacquer sandy sealer, nagre-resulta ito ng pagbibitak. So dapat at least hanggang 10% lang ang ating ilalagay para wala tayong maging problema sa finish ng ating gagawin. Pwede ba sa outdoor ang ating lacquer sandy sealer? Hindi kapinta, mahina po ang ating lacquer sandy sealer bilang panlabas na barnis. Maaari po natin itong gamitan ng polyurethane top coat o automotive urethane clear coat, 2-component system para maging matibay itong ating barnis. Parehas lang ba ang lacquer thinner at acrylic thinner? Yes kapinta, parehas lamang po itong lacquer type. Mas mataas lamang po ang antas ng ating acrylic thinner, so kaya madalas ko siyang ginagamit. Hindi na ako gumagamit ng ating lacquer flow dahil mas mainit itong ating acrylic thinner kesa sa lacquer thinner. Kung gagamit naman kayo ng lacquer thinner, nire-recommend ako na Boysen lacquer thinner ang inyong gamitin. Makalipas tayo makapag-spray ng ating unang lacquer sandy sealer, mag-aantay lang tayo ng 15 to 25 minutes bago ito tuluyang matuyo, bago tayo maaaring mag-spray pa ng pangalawang pagpatong. So bago tayo mag-spray ng pangalawang pagpatong, gagamitan muna natin ito ng papel delia o sandpaper number 240. Liliyahin natin itong buong pintuan at pupunasan ng malinis na basahan bago tayo magsimula sa pangalawang pagpatong ng ating sealer. So kung makikita nyo, okay naman yung resulta ng ating first coating, gawa yan ng tama at maayos na preparasyon na ginawa natin. So, dahil tama yung preparasyon natin at maayos, mas madali natin itong mababarnisan. So, dito makalipas yung 25 minutes, nililiyan na natin ito ng number 240. At matapos natin itong maliya,
Pupunasin lang natin ito ng malinis na basahan at maaari na tayo mag-spray ng pangalawang pagbatong ng ating sealer. Shoutout nga pala kay Kapinta na nagtatanong, maaari daw pampatungan ng lacquer type yung dating ng naka-top coat na polyurethane. So hindi Kapinta, hindi natin maaaring patungan ng lacquer type itong ating polyurethane. Maaari yung gawin, alisin yung top coat na polyurethane o kaya maggumamit na lang kayo ng paint remover. Alisin nyo yung dating pintura nito o varnish bago kayo magsimula ng panibagong preparasyon. So i-remove nyo yung dati niyang varnish at maglagay kayo ng bago. Yan ang nire-recommend ko dahil mahihirapan kayo kapag pinatungan nyo ng lacquer type yung inyong polyurethane top coat. Magkakaroon lang ito ng chemical reaction. Shoutout nga pala sa isang kapinta natin na nagtatanong kung maaari daw bang ihalo yung ating lacquer delplate dito sa ating polyurethane top coat. Nais daw niya kasi mangyari maging matibay yung kanyang top coat pero flat ang finish o yung walang tintab. So kapinta, hindi po maaaring maghalo ang single component at two component top coat. Kapag po kasi sinabing single component, ito po yung mga top coat na walang catalyst o hardener. Kapag sinabi naman po two component, ito po yung mga may catalyst at may hardener. Mas matibay po ang 2-component top coat kesa sa single component. So maaari po kayong gumamit ng automotive urethane clear coat matte finish para sa walang kintab na top coat. Para naman po sa isa nating kapinta, ano daw ba ang maaaring gawing top coat para sa barnisadong gate? Ulanin arawin. Maaari din po kayong gumamit ng 2-component top coat. Gaya ng sabi ko kanina, mas matibay po ang 2 component kesa sa single component. Para naman po sa ratio ng ating top coat, 3-1-4. 3 parts ng automotive clear coat, 1 part ng ating catalyst o yung hardener, at 4 parts ng ating urethane thinner. Ganun din po sa ating polyurethane Hudson top coat, 3-1-4. 3 parts ng polyurethane Hudson, 1 part ng hardener o yung catalyst, at 4 parts ng ating PU reducer o yung Hudson reducer. Maaari din po ang acrylic thinner Hudson kung wala kayong PU reducer. Matapos natin itong ma-sprayan ng hanggang 2 patong ng ating lacquer sandal sealer, makalipas yung 15 to 25 minutes, tuyo na itong ating sealer. So kung mapapansin nyo, may mga masilya na dito sa ating group. Nilagyan ko na ito ng masilya gamit yung pinangmasilya natin nung part 1. Dahil dun sa mga butas na maliliit o yung sira na hindi natin napansin nung tayo ay nagbatak nung part 1. So ilalagay ko yung link sa description box sa ibaba para makita nyo kung paano ko ginawa itong masilya natin. So matapos natin itong mamasilyahan, yung mga maliliit na sira o yung mga butas na maliliit na hindi natin nakita, mag-aantay lang tayo ng 15 to 25 minutes bago natin ito maaaring lihain. Ang gagamitin natin ditong papel de liya o sandpaper number 220 o 150 dito sa ating masilya. At susundan natin ito ng number 240 sa buong pintuan. At pupunasan natin itong mabuti bago tayo magsimula sa pangatlong patong ng ating lacquer sandal sealer. So para sa paglilihan ng ating masilya, ganun lang din sa ginawa natin ng part 1. Lilihain lang natin yung mga sobrang masilya nito at iiwanan natin yung masilya doon sa sira ng ating kahoy o yung butas ng ating kahoy. So ganun lang yung ating paglilihan at punasan natin itong mabuti bago tayo magsimula sa pangatlong patong. Thank you.
Matapos tayo dito makapag-spray ng hanggang 3-4 ng ating sealer, mag-aantay lang tayo ng 15 to 30 minutes bago ito matuyo at maaaring bulihin. So kung makikita nyo, maganda naman yung at maayos yung kinalabasan ng ating pintuan dahil yan sa tama at maayos na preparasyon at procedure na ating ginawa. So importante yan, lagi kong sinasabi yan sa mga nakaraan nating video na sa preparasyon na kasalalay ang ikagaganda, kapit at tibay ng ating trabaho. So dito gagamit tayo ng cotton na tela para sa ating pambuli. So itong ating pambuli, nababad na ito ng lacquer sanding sealer at natuyo na dahil nagamit ko na ito ng ilang beses sa mga nakaraan nating project. So para magamit natin ito muli, huhugasan lang natin ito ng acrylic thinner. Ibababad lamang natin ito ng hanggang 5 minutes para magamit natin ito muli. So makalipas yung 5 minutes, yung ating pambuli ay malambot na. Kakalasin natin ito at ating i-assemble muli. Iaayos natin yung ating pambuli para madali natin ito maipahid mamaya dito sa ating pintuan. Para sa ating pagbubuli, optional lang ang paggamit nito. Maaari naman kayong gumamit ng pambuli, maaari ding hindi. So ginagamit ko ang aking pambuli sa mga solid na kahoy dahil isa ito sa mga tumutulong na magpasara ng mga betas na maliliit o yung maliliit na butas na karaniwan yung nakikita sa mga solid na kahoy natin kapag kayo ay nagbabarnis. So isinasara niya. Isinasara niya sa pamamagitan ng pagbubuli. At isa pa, tumutulong din ito sa pagpapalatag ng ating sealer at kumakapal yung ating sealer. So pag makapal yung ating sealer, patag yung ating sealer. So ibig sabihin, magiging maganda at magiging maayos yung outcome at finish ng ating ginagawa. So kaya ako pinipiling magbuli. So nasa sa inyo yan kung gusto niyo magbuli o hindi. Matapos natin itong ma-assemble, ang gagamitin natin pambuli dito ay yung tinimpla nating lacquer sanding sealer kanina. Ang ratio natin dito ay 70-30. 70% ng ating lacquer sanding sealer, 25-30% ng ating acrylic thinner. Lalagyan lamang natin ito ng hanggang 10% na lacquer flow para madali natin magamit at maipunas yung ating sealer. Para hindi siya mabilis matuyo at para hindi malagkit yung pagpupunas natin. Ang sobrang paggamit ng ating lacquer flow, gaya ng sinabi ko kanina, masama ito sa ating lacquer sanding sealer, lalo na kapag ka sobrang init ng panahon. Magkakaroon ito at magre-resulta ito ng bilog-bilog o yung parang bumula dahil sobrang init. So dapat tantsahin nyo lang yung paglalagay ng lacquer flow, hanggang 10% lang. Lalagyan na natin ng sealer itong ating basahan para maipunas na natin dito sa ating pintuan. So makalipas yung 30 minutes, maaari na natin itong bulihin gamit itong ating sealer na tinimpla kanina. Simulan natin sa circular motion o yung paikot para pumasok yung ating sealer sa mga maliliit na betas nitong ating solid na kahoy. Matapos natin itong maipunas, mag-aantay lang tayo ng 5 to 10 minutes bago natin ito maaaring sundan. Huwag natin itong sundan ng paulit-ulit. Siguraduhin natin na lumipas yung 5 to 10 minutes bago tayo magpahid muli. So importante yan dahil sa paggawa nito, kailangan natin ng konting tiyaga at pasensya dahil hindi ganun kadali magbuli. So ganun lang mga kapinta, ituloy lang natin yung ating pagpapahid. So ayan, kung makikita nyo, napahiran na natin siya. Mag-aantay lang tayo ng 5 to 10 minutes bago natin sundan yan. So ayan, kung makikita nyo, halos wala na siyang betas, hindi ba?
So matapos natin itong mabuli, ang kulang na lang niya kulay at top coat. So para sa top coat at kulay, sa part 4 na natin yan gagawin. So ang gagawin muna natin dito ay paglalagay ng sealer at pagbubuli. So ituloy lang natin yung pagbubuli natin mga kapinta hanggang sa mawala yung mga betas nitong ating solid na kahoy. Matapos natin itong maipahid ng ilang beses dito sa ating pintuan, malagkit na itong ating pambuli. So ang kailangan natin ditong gawin ay hugasan natin ng acrylic thinner para magamit natin ito muli ng maayos. Kung makikita nyo itong ating pintuan, napahiran na natin siya ng isa hanggang tatlong patong. So ayan, kung makikita nyo, okay na siya. Halos wala na siyang betas. So papahiran pa natin siya ng isa hanggang dalawang patong para makasigurado tayo na wala na siyang betas. So ayan, kung makikita nyo dito sa likod ng ating pintuan, may mga betas pa siya. So bubulihin din natin yan mamaya para magparehas doon sa harapan. So ituloy lang natin yung pagbubuli hanggang sa mawala lahat yan. Magpapahid pa tayo ng isa hanggang dalawang mano ng ating pambuli para mapahinan na natin itong ating pintuan. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, ang paggamit ng ating pambuli ay optional. Pwedeng hindi at pwedeng magbuli. Malaki kasi yung kaibahan ng nabuli at saka nung hindi nabuli. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo magbuli. Kung makikita nyo naman kung ano yung nagiging resulta ng ating binubuli kesa doon sa hindi nabuli sa likod ng ating pintuan, di ba? So, nasa sa inyo yan. Matapos natin yung mabuli, mag-aantay lang tayo ng hanggang 30 minutes. Maaari na natin yung kulayan at i-top coat. Tapos na tayo magpunas ng ating pambuli dito sa ating pintuan. So ngayon ang gagawin naman natin, mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes hanggang 30 minutes. Gagamitan natin ito ng papel delia o sandpaper number 400. Mag-i-spray tayo ng panibagong lacquer sanding sealer, yung ginamit natin pambuli. Para just in case yung mga hindi naabot ng ating pambuli, malagyan ng ating lacquer sanding sealer gamit yung ating spray gun. So mag-i-spray tayo ng ating sealer. Lalong-lalo na yung groove ng ating pintuan, importante yan. Kailangan mapuno natin yan ng sealer para maganda yung maging kalabasan at outcome ng ating pintuan.
Tapos natin itong ma-spray ng ating sealer. Kulay na lang ang kulang na to at top coat. Pero bago tayo magkulay, magkantay muna tayo ng hanggang 30 minutes bago tayo maaaring magkulay gamit yung ating penetrating wood stain. Matapos naman tayo makapagkulay, mag-aantay naman tayo ng hanggang isang oras, maaari naman na tayong gumamit ng ating top coat. Para sa ating top coat, gagamit tayo ng 2-component top coat. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, mas matibay ang 2-component kaysa sa single component top coat. Basta maayos at maganda ang preparasyon ng inyong kahoy, wala tayong magiging problema sa finish nito. Para sa preparasyon ng ating kahoy, ilalagay ko ang link sa description box sa ibaba, ang part 1 at part 2 ng video nito para madali nyo masundan ang video natin ngayong araw. So kung bago ka sa aking channel, kung bago ka lang dito, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe. I-click mo yung notification bell para mag-i-updated ka sa mga videong i-upload ko kagaya nito. At mag-comment ka kung may mga nais kang katanungan at sasagutin ko sa mga susunod nating video. So pansamantala, hanggang dito na lamang muna ang ating video. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat sa inyo mga kapinta.